kaibigan, mga kapatid, kung papaano natin matuklasan, masubaybayan ang ating pong Diyos na may-ari ng ating pong mga buhay. Ito po ang sabi. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. At walang makakapugnas sa Ama, kundi sa pamamagitan. So yun po mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong pananatili sa dibutang ito ay nangangailangan po tayo ng maging gabay upang ating matutunghayan o ating masubaybayan ang mga bagay na dapat nating malaman. Kaya mayroon pong mga paalala at mayroon mga babala upang ating masundan ang mga salita ng ating Panginoon. Ano ang sabi niya, mga kaibigan, sa ating binasa? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa papamagitan ko. So yun po ang kailangan natin, mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon ito, na ating pong ipasakop sa ating Panginoon ang ating kanya-kanyang mga buhay na siya pong ating kailangan ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Nais ko pang ibahagi sa inyo ang 1 Juan 3:4, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po, 1 Juan 3:4, anong po sabi ng banal na kasulatan? Ayan. Ito po, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. At ang lumalabag sa kautusan ang siyang kasalanan. So mga kaibigan, mga kapatid, ang nais na ipalala sa atin ngayon ng Diyos at maging babala sa atin na ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay kasalanan. Sabi po dito, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kapwa ng Diablo. Sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang Diablo, kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Yan po ang katotohanan na nais ibahagi po ng Diyos sa atin ngayon, mga kaibigan. Na ang pagpapatuloy ng pagkakasala ay ito'y gawa ng kaaway o ng Diablo. Kaya po, ito po'y paalala sa atin na tayo po ay manatili sa pagiging mabuti sa ating pong Panginoon, mga minamahal kong mga kaibigan. Ano ba ang sabi ng sulat ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonica 2:3, mga kaibigan, mga kapatid? Ating pong pakinggan at salita ng Panginoon na siya pong ating laging pinapakinggan upang tayo ay magiging malapit sa ating pong Panginoon. Ayan po, 2 Thessalonica 2:13. At ating pong ibabahagi ang salita ng Panginoon dahil po ito po yung kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung nagbibigay sa atin upang tayo ay laging maging malapit sa ating pong Panginoon, mga minamahal kong mga kaibigan. So basahin po natin 2 Thessalonica 2:13. Ito po ang kanyang paalala sa bawat isa sa atin. Okay, pakinggan po natin, mga kaibigan, 2:13. Ito po ang salita ng Panginoon. Kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos at ang bisa nito'y nakilala sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, nagpapasalamat ang mga lingkod po ng ating pong Panginoon na sa inyo pong pakikinig sa salita ng Diyos ay hindi po ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi tinanggap po ninyo bilang salita ng Diyos. Kaya purihin po ang ating Panginoon, mga kaibigan. Ang iba ay hindi po nagbibigay ng respeto sa salita ng ating Panginoon. Ang iba ay hindi po nagbibigay parangal sa salita ng ating Panginoon dahil iniisip nila mas mahalaga sa kanila ang salita ng tao kaysa salita ng Diyos. Pero nagpapasalamat ang ating mga lingkod ng Diyos na sa tuwing sila'y makarinig ng salita ng Panginoon, ito'y kanilang binibigyan ng paggalang at pagkilala dahil ang nagsalita nito
ay may-ari ng ating mga buhay. Ang nagsalita nito ang Diyos na may-ari ng sanlibutan. Ang nagsalita nito ang Diyos na siya pong nagliligtas sa ating araw-araw. Pakinggan po ninyo mga kaibigan sa pagsalita, mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Mga giniilo kong mga kaibigan, dahil sa ating pananalig sa katotohanan, pagkalooban po tayo ng Diyos ng kaligtasan. Bakit? Dahil sa pananalig natin sa katotohanan, hindi po tayo naniwala sa mga sabi-sabi ng maraming tao na siya pong nagpapahamak sa ating pong mga sarili. Nais po ng Diyos na tayo ay manatili, mga kaibigan, mga kapatid, sa kanya pong mga salita. Sa 1 Pedro, ang talata ay 22, mga kaibigan, mga kapatid. Nais kong ibahagi sa inyo ang salitang ito na siyang magiging babala sa atin. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalam at tao sa puso ang inyong pagmamahalan. Yan po ang nais ng Diyos, mga kaibigan, mga patid, na sa loob ng ating kanya-kanyang mga tahanan, manatili po nawa ang pagmamahalan, ang pag-uunawaan, pagmamalasakit ng bawat miyembro ng ating pamilyang kinakaaniban. Yan po ang pinakamahalaga ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, na ating pong basahin ang mga booklets na aming pong pinamamahagi sa inyo, na ang aming dalangin, mga minamahal kong mga kaibigan, ang lahat ng ating mga pamilyang miyembro ng tahanan ay magkaroon po ng pagmamahal sa kanilang mga puso. Ayan po, mga kaibigan, mga kapatid, dahil yun po ang kailangan po ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kawikaan 23, mga kaibigan, nais kong ibahagi sa inyo habang tayo ay narito sa gitna ng matrapik na lugar. Nais kong ibigay sa inyo ang mga katotohanan na isibahagi din ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kawikaan 23, nais ko pong ibahagi sa inyo ito, mga kaibigan, at naniwala ako na ito po ay mahalaga sa ating pong mga buhay. Bilang mga anak ng Diyos, manatili po sa atin ang karanasan na may pag-ibig sa tunay na may-ari ng ating mga buhay, mga kaibigan, mga kapatid. Hahanapin ko lang upang kayo'y magiging pagpapala sa mga oras nito, o kaya ang salita ng Diyos ay magiging pagpapala, mga kaibigan, sa inyo. O narito na, tatagpuan muna po, mga kaibigan, mga kapatid. 23, ang talata ay 23, mga kaibigan din. Ito po ang sabi. Ayan. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pabayaang mawala. Ayan po ang napakaganda, mga kaibigan, mga kapatid. Kanina, marami tayong mga katotohanan na ating pong napakinggan, baka inyo na pong nakalimutan. Ano-ano ang mga katotohanan na nais ng Diyos ibahagi sa atin? Una, ating pong pahalagahan ang ating pong mga pamilya na ating pong kinaaniban. Pangalawa, ating pong pahalagahan ang ating pong mga sarili, ang ating mga kalusugan, dahil ito'y kaloob ng ating Diyos. Pangatlo, ating pong pahalagahan, kilalanin ang may-ari ng ating buhay, walang iba ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pang-apat, ating pong bigyan ng parangal ang salita ng Panginoon. Ating bigyan ng malaking respeto ang ating Diyos na may-ari ng ating buhay. At pang-anim, mga kaibigan, kilalanin natin ang Diyos. At huwag tayong kumilala ng iba pang mga Diyos, di ba? So yun po ang pinaka mahalaga sa buhay natin. Dahil sa panahong ito, mayroon pong kung nagpapakilala sa kanyang sarili na siya ay Diyos at nililigit lang ang maraming tao. Kaya po, mga kaibigan, nais kong ibahagi rin sa inyo habang matrapik pa ang ating pong sinasakyan o ang ating pong daan na dinadaanan. Sa Gawa 4,
Ang talata ay 12. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, mga kaibigan, mga patid, na siya pong katotohanan na dapat natin ding malaman. 12. Sa kanya lamang makatagpo o matagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao na sukat ikaliligtas ng marami. Mga kaibigan, mga kapatid, yan po ang aking sinabi kanina, na ating kilalanin, ating ipasakop ang ating buhay sa Diyos, siya lamang ang may kapangyarihang makapagliligtas sa atin. Yun po ang salita ng ating pong Panginoon. Lahat ng tao ngayon ay naghahanap ng kaligtasan, mga minamahal kong mga kaibigan. Pero nga ang tanong, saan po ba masumpungan ang kaligtasan? Ang sabi ng Diyos, sa ating Panginoong Hesus lamang masumpungan ang kaligtasan. At sabi, ulitin ko po, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan na sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Yan po, mga kaibigan, mga patid. Ulitin ko, kanino po tayo magkaroon lamang ng kaligtasan? Kanino lamang po tayo magkaroon ng kaligtasan sa ating mga sarili ito, kundi sa ating lamang Diyos na may-ari at lumikha sa atin, mga kaibigan. Kaya ang babalat paalala kanina sa atin na ating pong binasa, na siyang dahilan na ang mga tao ay napariwara o nawala sa ating Diyos, ay atin na pong talikuran ang mga bagay na iyon, dahil marami ang nalilitlang ng kaaway. Tulad ng sinabi ko, na sa panahong ito, marami po ang mga na-scam sa uso ng panahon natin, ay ang scammer ay talagang gumagawa ng iba't ibang paraan. Kung kayo o tayong lahat na scam sa ating mga tinatangkilig na mga pera o anong paman, na-scam ng ating oras, na-scam ang ating mga pakinig, o anumang na-scam o nakuha sa atin, o nalupo o nalitlang, ay ito po ay isang kalugian ng bawat isa sa atin. At ang ating pong layunin, mga minamahal kong mga kaibigan, ang pinakamahalaga sa lahat ng mahalaga ay walang iba. Huwag tayong malitlang ng mga salita ng ating Panginoon. Huwag po tayong ma-scam ng salita ng Panginoon. Kaya kami ay naglilingkod sa inyo, mga kaibigan, ng libre, at wala po kami hinihingi sa inyo, dahil alam namin na ang salita ng ating Panginoon, ito'y ipaglilingkod ng walang bayad, mga kaibigan, mga kapatid. Tinanggap natin na ito'y walang bayad, ibabahagi natin sa ating kapwa na walang bayad, upang ang lahat ng mga tao ay mahanda sa pagdating ng ating pong Panginoong Hesus. Yan po ang paalala ng banal na kasulatan. Gusto ko pong dalhin kayo sa isang paalala din ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Mateo 24, ang talata ay 14. Ito po ang paalala niya, mga kaibigan, mga kapatid. Upang tayo'y maging handa sa lahat ng panahon, ang sabi niya, ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito, at kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Kaya purihin po ang Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, na sa ating pong napakinggan ng babala ng Diyos sa umaga o sa hapong ito, ay maging saksi na ito, mga kaibigan, sa atin, na tayong lahat ay nakapakinig na ng salita ng Diyos. At wala na pong maging dahilan upang sabihin natin sa ating Panginoong Diyos, sa kanyang pagparito, sabihin natin, Panginoon, bakit hindi niyo sinabi sa amin na ikaw ay darating at kami hindi tuloy na handa? Ngayon, narito na ang salita, ang balita ng ating Panginoon, na tayo'y maging handa sa lahat ng panahon, dahil darating ang Diyos na katulad ng isang magnanakaw na darating sa oras na hindi natin inaasahan.
At pagdating po ng Diyos na iyon, ang tanong sa ating mga sarili, tayo po ba ay handang sumalubong sa ating manlilikha o ating manliligtas? Mga kaibigan, mga batid, iyan po ang layunin natin. Kung bakit tayo'y patuloy na nagbibigay ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi pa dito, mga kaibigan, unawain ninyo ito mabuti. Kapag nakita ninyong naganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangang tinutukoy ni Propeta Daniel, ang mga bagay na ito ay malapit nang darating. Ano po ba ang tinutukoy ni Propeta Daniel, mga kaibigan, mga kapatid? Ang tinutukoy po ni Propeta Daniel, wala pong iba, na kapag ang kaaway na si Satanas ay siyang magpapakita ng maraming kababalaghan sa sanlibutang ito, at kung mangyari ang mga bagay na ito, makikita natin, mga minamahal, na nalalapit na ang pagparito ng ating pong Panginoong Jesus. Anong mga kababalaghan na ginagawa ngayon ng kaaway, mga minamahal kong mga kaibigan? Di ba kayo nagtaka kung bakit ngayon sa panahon natin ay napakabilis na lamang na ang tao ay magkaroon ng pamamaraan upang gumawa ng kasalanan? Mga minamahal kong mga kaibigan, sa panahon namin, ako'y hindi pa man ganong katandaan, pero panahon namin, mga kaibigan, mga kapatid, ang pagliligaw noon ay umaabot pa ng halos 6 na buwan. Pero ngayon, mga kaibigan, minuto lamang, mayroon ka ng sweetheart, mga kaibigan. Mayroon ka ng kakilala at kayo'y mag-usap na at magtagpo kung saan basta-basta. Ayan po, doon po makilala na ang kaaway ay gumagawa, o doon natin malalaman na ang kaaway ngayon ay talagang gumagawa ng mga pamamaraan upang maituro sa tao ang kamalian. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Alam po ba ninyo na ayon sa survey, ang mga nanganak sa hospital, kung halimbawa mayroong 10, buti kung mayroong 7 na may mga ama, lahat doon yung pong nanganak sa hospital, tinatanong kung sinong ama, hindi alam, hindi kilala. Nakapagtataka, mga kaibigan, mga patid, na nagkaroon ka ng anak pero hindi mo kilala ang ama ng iyong anak. Diba? So yun po ay nagtaka ang mga doktor, nagtaka ang mga magulang kung bakit ang kanilang mga anak na pinalaki nila ng tama pero napapariwara. Ayan po ang gagagawa o gagagawa ng kaaway na si Satanas, na siya po ngayon ang talagang gumagawa sa mga buhay ng mga tao. Yan po ay ilan sa mga katotohanan ng babala ng sandibutang ito. Magtaka ka, mga minamahal kong mga kaibigan, yung partner ng isang lalaki ngayon ay isang magandang babae na kulay ganito pagkasunod ng mga buwan. Ang partner naman ng isang lalaki ay ibang kulay na naman. At doon ang nakapagtataka, mga kaibigan, mga patid, na paiba-iba ang nangyayari sa buhay natin ngayon. Kaya ito po ay babala ng Diyos sa atin. Mga kaibigan, ay paalala ito sa atin na maging mabuti tayong mga tao sa harapan ng ating Panginoon. Yan lang po ang ating maging sandata. Ano po ang ginawa ng mga tao? Gumagawa man sila ng hindi kaya-aya sa harapan ng ating Panginoon, manatili tayong mabuti sa ating pong Panginoon. Bakit? Tayo lamang ang haharap sa ating pong Diyos. Tayo lamang ang siyang magbibigay sa atin ng mabuting maging kinabukasan o magiging hantungan ng ating pong mga buhay. Kaya ito po ay paalala lamang po, mga kaibigan. Huwag kayong magalit sa mga lingkod, magagawa ng Panginoon, dahil ang ginagawa po nila ay sa kabutihan lamang ng ating mga sarili. Kung tayo man ay medyo natamaan sa mga ganong mensahe, inyo po alalahanin na mahal tayo ng Diyos. Ayaw po ng Diyos na magpatuloy ang ating hindi mabuting gawain.
nais ng Diyos na baguhin habang may panahon pa. Dahil ang panahon na ibinigay ng Panginoon sa atin, ito po ay mayroong hangganan. At kung matapos ang hangganan ito, mga kaibigan, mga patid, darating ang pagsara ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Habang ang kaligtasan ay bukas pa, mga minamahal kong mga kaibigan, magkaroon na po tayo ng kasunduan sa ating Diyos. Lumapit po tayo sa Kanya. Nais ko pong basahin. Sa 1 Juan, ang talata ay 9. Ito po ay kahuli-hulihang talata mula sa banal na kasulatan na aking ibahagi o aming ibahagi sa inyo. Subalit, kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yan po, mga kaibigan, mga kapatid. Alam po natin na lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Wala pong taong walang kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya ang panawagan po ng Panginoon sa atin, ating ipahayag ang ating pong mga nagawang kasalanan. Ating pong sasabihin sa Diyos, Panginoon, ako po'y nagkasala sa inyo, ako po ay inyong patawarin. Pakinggan po natin ang isang panyaya ng Panginoon mula sa Isaiah 1:18. Ito po ang panyaya ng Panginoon sa atin habang tayo ay mayroong pang oras at panahon makarinig ng salita ng Panginoon, mga kaibigan. Ating pong ibahagi ito. 1:18 ng Isaiah, mga kaibigan, mga kapatid. Ayan, ang sabi po ng Panginoon dito, halikayo at kayo'y magpaliwanagan sa isa't isa. Tayo'y magpaliwanagan sa isa't isa. Sabi ng Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking paputihin tulad ng yelo o pula. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan, sa salita ng ating Panginoon, ating napakinggan ngayon. Ngayon kami ay babawa ng Road 20, ang aming dalangin po, mga kaibigan, ang patnubay ng Diyos ay siyang maranasan natin sa buong maghapon sa araw na ito. Salamat po sa inyong pong pakikinig. God bless us all. Salamat muli sa ating pong driver, conductor. At salamat sa inyo rin pong pakikinig sa salita ng Diyos. At ating balik ang lahat ng pabore sa ating Diyos na may-ari ng ating mga buhay. God bless you.